Once na-issue na tayo ng BIR ng car or yung certification of authorized and registration, everyone, my name is Rochelle and welcome back to my channel. In this video, ang pag-uusapan natin ay paano ba ang proseso sa pagpapatitulo ng lupa. Pero syempre, bago natin ipagpatuloy ang discussion na yan, wina-welcome ko po lahat ng naligaw sa aking channel ngayon na alam ko na dahil sa title, nagkaroon kayo ng interest kung paano nga ba ang tamang proseso. Siyempre, kung magugustuhan po ninyo ang video nito at sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo at makakatulong pa rin sa iba, please subscribe to my channel, click the bell button, pakiclick na rin po ang all para every time po na may mga bago kong uploaded video, updated po kayo. Sa panahon ngayon ng new normal, napakalaking pagbabago para sa atin. So, dito sa video na to, na ituturo ko sa inyo po kung paano yung proseso ng pagpapatitulo ng lupa ay makakatulong sa inyo para nang sa ganon, kayo na mismo ang magproseso nito at kayo na mismo ang gumawa nito. Dahil, bawat sentimo na meron tayo sa ating bulsa ay napakahalaga. So, instead na magbayad tayo doon sa magpoproseso para dito, tayo na lang mismo ang gumawa. Sa pagpapatitulo ng lupa, importante na ang mga document na to ay nakahanda na sa inyong mga envelope, sa inyong mga folder para pag pumunta tayo sa mga agency na aking i-discuss mamaya ay kumpleto ka na at meron ka ng mga kopya. Sa pag-i-discuss ko ng mga document na meron tayo, importante na lahat ng mga original document, original receipt, okay, meron tayo at dala natin yon. And huwag natin kakalimutan na lahat ng document na meron tayo sa ating mga folder or envelope, meron tayo mga photocopies, at least 5. Diba? Importante na mas okay na sobra ang ating mga document kaysa naman sa tayo ay kulang. Mas maganda na tayo ay kumpleto para hindi na rin tayo pabalik-balik dito sa mga government agencies na ating pag-uusapan. Sa pagpapatitulo ng lupang ito, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa bentahan. Huwag na muna natin pag-usapan yung ibang mga deed of convenience. Okay? Sa dito, ang napapaloob dito ay ang tinatawag natin deed of sale. So, importante na meron tayong original copy ng deed of sale. At within 30 days, after natin na magkaroon or napirmahan natin ang deed of sale, dapat sinisimulan natin ang proseso ng pagpapatitulo ng lupa. So, kapag tayo ay nagkaroon ng late transaction dito, may penalties na yan. So, we need to avoid that. Okay? Next, importante na dala rin natin si acknowledgement receipt. Okay? Acknowledgement receipt mula dun sa seller na nagbenta sa atin ng lupa. Importante rin na dala din natin yung tinatawag nating transfer certificate of title. Importante rin na meron tayong dala na tax declaration. Importante rin na meron tayong certified true copy. Kung sakali naman na ibang tao ang gagawa nito para sa atin, yung pagpapaproseso ng titulo ng lupa, for example, ang parents mo, kapatid mo, ang gagawa nito, so please, pakihandaan na rin po ang tinatawag nating special power of attorney para katunayan na siya talaga ay may pahintulot na ito ay iproseso on your behalf. And then kung ikaw naman ay nasa abroad, importante rin na gumawa ka or magpagawa ka ng certification of the Philippine Consulate. So, importante rin yan na iyong i-ready kung ikaw ay nasa ibang bansa naman. So, like what I said, i-remind ko lang uli kayo na importante na lahat ng mga original document or original certified true copy ng document na meron kayo, dapat dala na yan. Huwag kakalimutan ipa-photocopy lahat ng mga ito, at least 5 copies for each document para nang sa ganon, mas okay na nasobra tayo kaysa kulang ang ating mga document. Okay? So, first, after natin makomplete lahat ng ating document, we need to go to BIR. Pagdating sa BIR, doon ka pupunta sa RDO kung saan malapit or kung saan nasasakop ng lugar, ng lupa na nabili mo. So, doon ka unang-unang pupunta
para sa pagpoproseso nito. Now, importante na ma-fill upan mo or ma-fill upan din ni seller ang mga document na to. So, BIR 1706 para ito ay sa pagbabayad ng capital gain tax. And then, BIR 2000, ito naman ay para sa documentary stamp tax. Okay, importante rin na meron tayong 1904 para sa TIN verification at BIR. And then, syempre, yung last but not the least na sa BIR documents natin ay yung BIR 0605. Ito ay yung regarding sa payment forms. So, please, fill upan ninyo lahat ng mga importanteng information doon sa mga forms na ating nabanggit and make sure na lahat yun ay tama. Iwasan natin magkaroon ng error para hindi tayo paulit-ulit sa pagsasagawa ng ganitong klaseng document. After mo ma-fill upan yan, you need to proceed doon sa accredited bank ng BIR kung saan mag... Once na naipresenta natin lahat ng document natin kay BIR, lahat ng mga original document nito, dyan na ngayon mag-i-issue ng tinatawag nating Certification of Authorizing Registration. Then, next natin gagawin ay pupunta na tayo ngayon kay City Hall. Sa pagpunta pa lang natin sa City Hall, please review all the documents na meron kayo because all originals must be ready at once na-issue na tayo ng BIR ng car or yung certification of authorizing registration, once na naipresenta natin lahat ng document natin kay BIR, lahat ng mga original document nito, dyan na ngayon mag-i-issue ng tinatawag nating certification of authorizing registration or yung car. Once na ito ay na-issue na sa atin ng BIR, next step na gagawin naman natin ay pupunta naman tayo uli sa City Hall kung saan yung bayan or municipality kung saan mo nabili yung lupa. Here, we need to prepare all the original documents na nabanggit ko kanina because yan din yung mga documents na ipiprepare natin at ipipresent natin sa kanilang tanggapan. Okay? So, here, kailangan natin i-process yung tinatawag nating transfer tax. Kailangan din natin i-process ang tax clearance at dito ay meron tayong babayaran na tinatawag natin certificate or certification fee. Okay, then after this, sa City Hall pa rin tayo, okay? After this, we need to fill up yung mga necessary forms and then syempre submit all the documents to Registry Information Office or yung tinatawag natin RIO. Now, here, all the original documents must be also presented, which is yung ID, original copy ng deed of sale, original copy of the car, and then owner's duplicate of transfer certificate, title, okay, and then yung original copy ng tax clearance, original copy ng transfer tax, at certificate, true copy of tax declaration. Now, after that, after that, bibigyan tayo ni City Hall ng stub form wherein kung kailan tayo magpa-follow up, kanila ilalagay yan. So, hindi siya automatic na kapag nagpunta ka doon, magbibigay na kagad sila sa atin ng clearance na lahat yan ay okay na. Okay? Because may mga proseso nga tayo yung tinatawag at hindi rin ganun kadali para mag-process agad yan ng ating mga empleyado sa City Hall. Okay then, syempre, tapos na tayo kay City Hall. This is the time naman na yun namang requirements for new title ang ating ipoproseso. Now, what are the requirements? Okay, original copy ng transfer certificate, deed of absolute sale, original copy ng car, original tax declaration of property, certificate of no improvement, BIR forms with original din ng receipt payment, and then transfer ng tax title, and then real property tax clearance. Now, dito ay pupunta tayo sa Registry of Deeds para ma-process yung requirements para sa new title wherein pangalan na natin or pangalan mo na ang ilalagay dito sa title na to. Okay? And then, syempre, hindi pa rin doon nag-i-end yan.
Then, after natin sa registry of deeds, okay? Ay, by the way, ang registry of deeds na pupuntahan natin ay kung saan pa rin yung nasasakop yung lupa na nabibili or nabili mo. Okay? So, para malaman mo agad kung saan yung registry of deeds, siguro better na pwede mo siya i-google para mas madali mong mamalaman kung saan registry of deeds ka pupunta. Again, reminder, hindi siya pwedeng ma-process sa loob lamang ng isang araw. So, dito, bibigyan ulit tayo ng schedule ni Registry of Deeds kung kailan tayo babalik para makuha yung ating transfer certificate title or yung new title na nito, which is naka-indicate na nga possible sa ating pangalan. Okay, then after that, hindi din nagtatapos yon. So, again, babalik na naman tayo kay City Hall kung saan ipaprocess naman natin yung tinatawag natin para sa new tax declaration kung saan nakapangalan mo na rin ito. Okay? So, here, konti na lang yung mga requirements na isasubmit natin sa kanila. So, number one is yung car. And then, next, yung deed of absolute sale. And then, new transfer certificate of title, which is eto na, nasa pangalan mo na. And then, syempre, transfer tax receipt at yung latest real property tax receipt. Now, after this, that is the time na masasabi na natin congratulations because natapos mo na lahat ang proseso para sa pagpaprocess ng bagong title ng inyong lupa. Okay? So, kung titingnan natin, madali lang siya. Kung titingnan natin, madali lang siyang iproseso. Pero syempre, dito sa pagpaproseso ng ganitong klaseng document, kinakailangan lagi tayo may baon ng pasensya, kinakailangan lagi natin ding iniintindi yung mga nagtatrabaho sa government. Kasi gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, nasa new normal tayo at hindi ganun kabilis para i-process ang mga document na to. So, kinakailangan natin maghintay at pasasaan ba at marireceive na natin yung mga documents natin na yan at gaya nga yan, possible mo na rin makuha ang certificate or yung transfer certificate title para sa iyong lupa. Okay? So guys, hanggang dito na lang. I hope na-enjoy din yung video at I hope naintindihan ninyo siya kung paano siya ipoproseso. Napakadali lang naman ito at kayang-kaya natin yan. So instead na magpagawa tayo sa iba, so better na tayo na lang ang gumawa. Sa una, mahirap. Sa una, nakakalito. Siyempre, lahat nagsisimula sa una. Lahat nagsisimula sa bago. Pero siyempre, kapag iyan nagamay na natin at kung bibili ka ulit ng panibagong lupa, alam mo na ang proseso at alam mo na kung saan ka pupunta at ano yung mga document na dapat mong i-present para makakuha ka ng bagong titulo ng lupa na binili mo. Okay? So guys, maraming salamat and then see you again on my next one. So kung may mga question kayo, please comment down below because babasahin ko lahat yan and for sure, bibigyan natin ng mga kasagutan yung ibang mga ilang bagay na sa tingin ninyo hindi klaro during my discussion. However, kung sakali naman na sa tingin mo ay kulang pa rin yung diniscuss ko about this topic, so please comment down below para lahat kami makakabasa at lahat kami malalaman namin kung ano pa yung mga karagdagan para mas mapabilis ang proseso ng pagpapatitulo ng lupa. So again, guys, maraming salamat and see you again on my next one. And have a great day. Bye, everyone!